Ayan po lang ako po sa inyo, mga kapatid. Ito ay si Rafael. Kaya nila mga kong sa palayo na ito. Ngayon po tayong paksa tungkol po sa relationship. Ito po ay courtship. So, courting ang tinatawag panligal. Para ito po sa mamimibig na binata sa kanyang niluluyag na binibili. Atin po muna nagsimula nito, hanginin natin ito mula sa Biblia, sa Genesis chapter 29 verse 11 hanggang 20. Sabi po nito, at ito po ay aking babasahin. Dito po sa verse 11 tayo nagsisimula, at hinagkanya po si Rachel at humiyaw ng malakas at humiyak. At kay Rachel ay isinaysay ni Jacob na siya'y kapatid ni Laban na kanyang ama at anak siya ni Rebecca. At siya tumakbo at isinaysay sa kanyang ama. Ito po yung verse 12. Verse 13, at nang marinig ni Laban ang mga balita tungkol kay Jacob na anak ng kanyang kapatid, ay tumakbo siya na kanyang sinalubong at kanyang niwakap at kanyang hinagkan at kanyang dinala sa kanyang bahay. At isinaysay ni Jacob kay Laban ang lahat ng mga bagay nito. Verse 14, at sinabi sa kanya ni Laban, tunay na ikaw ay aking buto at aking laman, at dumuon ka sa kanya isang buwan. Ikalabing lima, at sinabi ni Laban kay Jacob, sapagkat ikaw ay aking kapatid, ay nararapat ka bang maglingkod sa akin ng walang bayad? Sabihin mo sa akin kung ano ang magiging kaupahan nito o kaupahan mo. Ikalabing anim, at may dalawang anak na babae si Laban. Ang pangalan ng panganay ay Leah at ang pangalan ng bunso ay Rachel. Ikalabing pito, at ang mga mata ni Leah ay makutungay, datakwat si Rachel ay maganda at kahali-halina. Ikalabing walo, at sininta ni Jacob si Rachel at kanyang sinabi, pagbibing ko lang kitang 7 taon dahil kay Rachel na iyong anak na bunso. Kalabing siyam, at sinabi ni Laban, magaling ang ibinagay ko sa siya sa iyo kaysa binigay ko sa iba. Matira ka sa akin. Ikadalawang po, at maglingkod si Jacob, dahil kay Rachel na 7 taon, at sa kanya'y naging parang ilang araw dahil sa pag-ibig na taglay niya sa kanya. Amen. Ngayon, atin pong talakayin ang chapter na ito at ang mga sumunod na talata na ating binasa. Dito po ay nag-iikot si Jacob ng 7 taon kay Rachel na bunsong anak ni Laban. Sa verse 26 na ating pinbinasa, hindi kaugalian na ibinigay ang bunso. Mababasa natin yan sa kapitulo sa chapter 29 verse 21 hanggang 30, yung
pagpapatuloy ng mga talata. Kaya naglingkod na muli si Jacob ng 7 taon pa para kay Raquel na kanyang nagugustuhan. At doon lamang nakamit ni Jacob, yan, si Raquel. Kaya ano po ang natutunan natin sa chapter at verse na ito? Ang mahabang paglilingkod ng binata sa dalaga ay upang lubusang magkakilala ang bawat isa, pati mga magulang, mga kamag-anak, at marami pa patungkol sa buhay na kanyang nililiyag. Layunin ang pagkilala ay at gawain ng mga sangkot sa engagement. Ito po yung sa panahon na yun na tinatawag natin engagement. Ilang taon ba? Yan. Ito ay upang makilala ang bawat ugali. Yan. Halimbawa, sila ba yung mabait? Yan. Sila ba yung ganitong mga katangian na hindi nakikita ng basta lamang sa unang pagkikita? Para magustuhan. Yan. Malaman ang mga gawain o trabaho ng kanyang mga magulang ng kanyang nililiyag sa panahon ngayon. Halimbawa, ang trabaho ba ito ay maganda naman o lugar na tinatawag upang makilala ng lubusan ng binata ang buhay ng dalaga sa pamamagitan ng kanyang minamahal na mga magulang. At makilala ng lubusan, yan, ang pagtitiyaga at pagtitiis kung talagang mahal niya siya. Ang tiyaga, ito po yung tagal ng panahon ng paghihintay. Kung ang kanyang nililiyag ay hindi nagbago ang kanyang pag-uugali, pakikitungo sa kanya at mananatiling ito ay kanyang gusto. Ito po yung panahon ng araw, maging ng panahon ng mga 1950s and below, marami pong matagumpay na mag-asawa rin dahil sa mahabang pagsiservisyo ng binata sa magulang ng kanyang nililiyag, at sila naman ay nagsama ng maganda. At marami pong naging patutuyan, lalo-lalo na sa mga bandang probinsya. Subalit dito rin sa Kamaynilaan ay maaari din itong maganap o mangyari kanino man. Yung pong sinasabing pagtitiis, ito po ay tanda ng pag-iingat bawat isa. Patungkol po sa mga, alam po natin yung mga bawal sa Diyos, yung hindi pa mag-asawa, ay meron ng mga nagaganap ng hindi dapat gawin. At kayang iwas ang pagtanggap ng ibang mapupusuan o yung tinatawag na tukso. Sa katagalan ng panahon, ay nagkakaroon ng tuksong dumarating lalo na sa binata o kaya sa dalaga dahil siya ay niligawan, nakalimutan na lang ito namimintuho. At dahil doon, hindi sila nagkakatuloyan. Ikatlo po yung time of engagement. Ito ay ayon sa napagkasunduan. Kaya nagtatagal. Maaari ang pag-aaral, ayan, na kailangan tapusin na ayon sa napagkasunduan ng anak sa magulang. Makakapaghintay ko ba sa tamang itinakdang panahon? Ito ay para sa dalawang magandang kinabukasan, ang nililiyag at nililiyag.
na binibini. Okay, pag-aalaga sa matandang magulang. Solo parents, halimbawa, kailangan alagaan ko muna ito upang siya ay mabuhay ng maayos ang kanyang magulang. O kaya may kapatid na pinag-aaral na kailangan patapusin muna at siya lamang ang inaasahan. Dahil sa mga pangyayari ito o kadahilanan, kaya ang engagement ay humahaba sa isang nanliligaw at sa isang nililigawan. At napakaganda nito sa panahon sa ngayon dahil marami ng tukso sa paligid na siyang maaaring sumira sa magandang dapat na makamit ng magulang para sa kanyang anak. At gayon din ang mga anak para sa kanyang magulang. Ang halimbawa sa limang tipan at sa kasalukuyang panahon ay masasabi natin na ito ay isang magandang halimbawa upang magkaroon ng matagumpay na pamumuhay o relationship sa pagitan ng magulang at anak at gayon din sa manliligaw at nililigawan. At nakita natin ang pag-aaral na ito, ang lessons na ating natutunan. Maraming salamat po. At sana ay mag-subscribe ko sa aking channel dito po sa channel na ito. Maraming salamat.